Magandang araw po mga ka-retired. Muli pong bumabalik ang retired ng Bulacan. Aking pong ibabahagi sa inyo itong aking itinanim na upo. Yung tawag po nila dito ay battleground or elongated calabas. Ito po ay tinanim natin noong buwan ng Hunyo. Tapos na mulaklak naman siya ng Hulyo. Yan po ay mabilis naman po lumaki. Kahit itong mga panahon nito, kahit June na ay medyo malamig pa rin ang panahon dito sa Seattle, Washington po itong aking lugar, ang location ko po. Yan po, nagkabunga na siya noong July 30, mga isang buwan at isang linggo na po yan. Marami po siyang mga bunga, pero ang problema lang po, hindi magtuloy at kulang po sa mga tinatawag na pag-aalaga sa tubig, kulang po sa pataba, at siguro po ay mali yung pataba kung nailagay. Pero ang nakatutuwa lang po ay pag may tanim tayong ganito, mayroon tayong nakikita ang nabubuhay na bagay, lumiligaya ang ating buhay. Yan po ang purpose ko sa aking pagtatanim. Hindi naman po sa masaganang pag-ani tulad ng aking mga kamatis, yung aking sitaw, yung aking jalapeno, yung aking kalabasa. Ayun po, medyo successful po ng pag-aani doon. Kahit ilang piraso lang, mayroon tayong naitatanim sa ating bakuran. Yan po ang aking karanasan mula nung ako'y mag-retired. At kahit hindi noon po ako retired pa noon, ay talagang mahilig na ako magtanim-tanim ng gulay sa paso. Yan po, I think summertime dito, nagtatanim tayo. Ayan po, nakikita natin, nakakatuwa. Marami siyang bunga, maraming upong bunga, at nakakalibang pong tanawin sa umaga, sa hapon. Yan po ang ating libangan. Tingnan-tingnan yung ating mga tanim na halaman. Hindi lang magandang resulta po ay hindi marami ang naging bunga niya. At sa totoo po ay hindi naman tayo eksperto sa paggugulay. Tayo po ay nag-depende po sa mga nababasa at napag-aralan natin nung tayo elementary, yung mga basic na napag-aralan natin sa agriculture, sa eskwelahan, sa high school, at meron pa yung horticulture nung high school nga po, yung elementary agriculture po. At saka yung mga 4-H club nung araw, sumasali tayo sa mga pagtatanim sa mga barangay. At yan po ang mga natutuhan natin nung ating mga kabataan. At yan po ang pagkakaiba ngayon. Ang mga kabataan po ngayon ay sa computer na po nagtatanim ng gulay at hindi na sa lupa. Kaya iba po ang iba po ang panahon ng mga bata ngayon sa computer sanay. Tayo namang mga ako po ay taong 50s, 53s, yan po. Tayo po ay retire na, kaya maluwag tayong makapaggawa-gawa ng tanim-tanim sa bakuran. At ito ang ating libangan. Yan po ang ating mga libangan. Minsan naman, may bisikleta-bisikleta tayo. Pero po nung itong pandemya dumating sa ating buhay, medyo nahinto na po ang ating pagbibisikleta. Mainam na po yung safe kaysa
nagpapating tero tayo kay pandemya sa COVID-19. Lumalabas lamang po tayo ng bahay pagka importanteng bagay, sa mga doctor appointment, yung emergency kailangan po sa grocery, yan po, lumalabas tayo. Pero yung labas lang basta ay dito lang tayo sa pag-iisa ating bakuran. Hindi po masama lumabas ng bahay kung kinakailangan, magkaroon naman tayo ng protective na mga mask, face mask, kaya yung face shield, para safe po tayo sa ating mga paglabas ng bahay. Ito naman po ating upo, naka-aner na naman tayo. At pinakinabangan din, at yung naibigay po nito, yung katuwaan na nakikita mo, marami siyang bunga at marami siyang kaligayang naibigay sa pang-araw-araw. Kaya mga ka-retired, yan po, isang libangan ng isang retired. 2015 po tayo nag-retire. Kaya ito po, ini-enjoy na lang natin yung buhay retired. At salamat po sa panunood. At sana yung magkaroon kayo ng idea kung anong gagawin ninyo kung magre-retire na kayo. Lalo po doon sa mga hindi pa retired. Ayan po, sinubok nating putol-putulin ang ating upong, ngunit magulang na. Ayan po ang ating maiksing kasaysayan tungkol sa ating upo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-retired.